Nakakagulat at nakakagalit talaga itong sitwasyon ni Alice Guo. Sino ba ang mag-aakalang ang isang dating mayor ng Bamban, Tarlac ay maituturing na isang Chinese spy? Isipin mo, muntikan nang makuha ang isang posisyon sa pamahalaan ng isang tao na pinaghihinala ang may koneksyon sa China at sa mga illegal na pogos. Kung totoo ang mga alegasyon, napakadelikado nito para sa seguridad ng bansa. Kung tutuusin, si Guo ay ilang beses nang sumailalim sa mga pagdinig, at sa bawat isa, ipinapakita niya ang kanyang kalmado at pagpupursigi na ipagtanggol ang kanyang pagkatao. Pero iba ang nangyari nung ipinanood sa kanya ang dokumentaryong ginawa ng Al Jazeera. Hindi ko siya masisisi na magalit at magpakita ng emosyon, sino nga ba ang hindi magagalit kung ganito ang sitwasyon? Imagine, ang dokumentaryo ay nagpapakita ng larawan na halos kamukha niya at mga detalye tungkol sa kanyang pinagmula na tumutugma sa kanya. Parang ipinapakita na siya ang tinutukoy na Guo Huaping, na inakusahan ni Xi Zhejiang ng pagiging bahagi ng Chinese Ministry of State Security. Parang pelikula, di ba? Pero ito ang realidad, at napakabigat ng mga pahiwatig. Masakit isipin na sa kabila ng kanyang mga pagpapaliwanag at matitinding emosyon, hindi pa rin natitigil ang mga paratang. Nakakapagtaka rin kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang tycoon na mismong naglalahad ng koneksyon nila sa Chinese State Security. Ang tanong ko, paano kung totoo? Paano kung ito na nga ang isang paraan ng China para makakuha ng impormasyong kritikal sa ating bansa? Nakakakilabot isipin na halos na ipwesto na ang isang posibleng especially iya bilang leader ng isang bayan. Kung hindi ito natuklasan, ano na ang susunod? Ilang posisyon pa kaya sa gobyerno ang maaaring pasukin ng mga taong may malalim na agenda? Si Guo, sa kanyang panig, sinabing maghahain siya ng legal na aksyon laban kay Xi Zhejiang at Al Jazeera para ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ngunit mas malalim pa ang tanong dito, paano natin masisiguro na hindi na ito mauulit? Paano natin matutuklasan ang katotohanan sa likod ng mga ganitong klaseng kaso? Nakakabahala, isang mayor, maaaring isang especially iya. Para sa ating lahat, isang babala ito na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga ganitong isyu. Dapat magising tayo sa posibilidad na may mga taong nagtatago sa mga posisyon ng kapangyarihan, dala ang lihim na intensyong magdulot ng kaguluhan at banta sa ating bansa. Alarming talaga, at dapat tayong lahat ay mag-ingat. I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailun, who si Xie Zhejiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture, where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told kanina, nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number two, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Eh nakita na nga. Dun mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair,
I think this in itself speaks volumes na, no? Again, nakakainis na time and time again dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yun po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world. Na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth, kasi kailangan din natin yung kumpletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair, sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon rin siya, tumakbo din siya, humingi siya na tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee. And I hope na people really try it this time, na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. So, ito. Wala kang kilala dito. Siya tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si Xie Zhijiang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Guo? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss Guo, because you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Xie Zhijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy.
okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court na po. I'm not asking anything about your citizenship. Po. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi pa naman, hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo. It's showing something, Ms. Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang. May emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano, Your Honor, mo? Emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Tro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Oh. Sino-sino yan? It is from Xinjiang, Xinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Xinjiang Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where, what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi, na tinatanggi naman po ni Miss Alice ko na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Ooh, sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the special investor resident visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian.